Mga kabayan, kumusta po? Doon sa nakaraan nating video, tinalakay natin doon yung estafa. At isa doon sa mga napag-usapan natin doon ay yung estafa kung saan nagawa yung estafa sa pamamagitan ng pag-i-issue ng cheque o ng post-dated checks na wala naman palang pondo. Matandaan po, sa estafa, mahalaga na nandoon yung elemento ng fraud or ng deceit. May intention na manloko o man lamang sa kapwa. Sa video ito, ikukumpara po natin yan doon sa tinatawag na BP-22. Yung BP-22 po, Batas Pambansa 22, yun po yung tinatawag na bouncing check law. Ano po ang kaibahan ng dalawa? Ang bouncing check law po ay pinarurusahan yung mere issuance of a bouncing check or a worthless check. Ano po yung worthless check? So, yan po yung cheque na walang pondo. Okay? O kaya po naman, tumalbog na cheque. Bakit po tatalbog yung cheque? Kasi po, walang pondo sa banko. O kaya po naman, may pondo nga, hindi naman enough. O kaya naman, nung time na inisyo yung cheque, may pondo, pero nung time na idiniposito na yung cheque sa banko para mag-clear, wala pong pondo. Yun po yung bouncing check law o yung BP-22. Ang pinarurusahan po sa bouncing check law o yung BP-22 ay yung mere issuance of a worthless check. So, hindi po importante dito yung may intention bang manloko o wala. May element ba ng fraud or deceit. Hindi po mahalaga yun doon. Ang importante po, tumalbog yung cheque at from the time na ninotify noong payee yung nag-issue ng cheque, sinabi niya, tumalbog yung cheque. Palitan mo to o bayaran mo ko. Within 5 days from the date of notice, kailangan pong magbayad yung nag-issue ng cheque. Kung hindi po magbayaran within 5 days from the date of issuance of the notice, pwede na pong mapaila ng kasong BP-22. In which case, ano po ang primary evidence? Di yung pong cheque mismo na natumalbog. Kumpara po natin yan dun sa estafa kung saan nag-issue ng cheque. Doon po, tandaan, may intention po o may motibo na panluloko, may element po ng deceit or fraud. Ano po ang kaibahan ng dalawa? Sa estafa po, yung pag-issue ng cheque na tumalbog, ang requirement po ng batas, within 3 days na pinadala ng notice yung nag-issue ng cheque, kailangan pong bayaran noong nag-issue yung cheque yung payee. Pag hindi po, ang presumption po ng batas, ang presumption po ay merong element of deceit. In which case, ang pwedeng maipail na kaso ay estafa. Ano pa po ang kaibahan? Siguro po ito yung kailangan nating tandaan dito. Sa estafa po, nagkakaroon po ng estafa sa pag-i-issue ng cheque. Kung yung pag-issue po ng cheque ay simultaneous or before a transaction is consummated. Ano po ang halimbawa niyan? Halimbawa po, yung borrower umuutang kay lender. Sabi po ni borrower, pautangin mo nga ako lender ng 10,000 pesos. Sabi po naman ni lender, pauutangin kita pero mag-issue ka ng cheque. So, ang naging compelling reason para pautangin ni lender si borrower ay merong i-issue ng cheque si borrower kay lender. Kung halimbawa po, yung checking yan, sigurado post-dated yan. No? Payable kunwari after 90 days. Okay? So, kung ang pecha ngayon ay, let's say, January 1, malamang March 30, kunwari yung due date ng cheque na ini-issue ni borrower kay lender. So, post-dated po. Pero, hindi magpapautang si lender kung wala yung checking in-issue ni borrower. So, simultaneous to the transaction. Pag tumalbog po yung cheque, pagdating ng March 30, tapos ninotify ni lender si borrower para bayaran siya, in 3 days, hindi nagbayad si borrower, ayan po, maaari pong makasuhan ng estafa yan. Kasi ang presumption ng batas, yung hindi pagbabayad within 3 days from the date of notice ay presumption of deceit or fraud.
Kumpara po natin yan doon sa BP-22. Halimbawa po, sabi ni borrower, lender, pautangin mo akong pera. Magkano? 10,000. Ang ginawa ngayon ni lender, pinautang si borrower without anything at all. Siguro magkaibigan sila or matlaki ang tiwala ni lender kay borrower. Pinautang. So meron ng utang. After several days, sabi ni borrower, nakakahiya naman kay lender. Nag-issue siya ng check, post-dated check. Sabi niya, oh, lender, bibigyan kita ng check para ito ang pambabayad ko sa'yo. I-deposito mo na lang pagdating ng March 30, kasi March 30 yung date ng check. So in that case, meron ng existing na transaction. Ano yun? Meron ng utang. Established na yun. Tsaka pa lang later on, nag-issue ng check si borrower. Pag tumalbog po yung check, bouncing check law po. Bouncing check law ang mag-a-apply. Hindi po automatic yung estafa. Sana po nakita niyo yung kaibahan ng dalawa. Tandaan po, yung estafa, 3 days ang notice. Yung bouncing check, 5 days yung notice. Yung pong estafa, may element po ng deceit or fraud. Yung pong bouncing check, wala. Mere issuance of a worthless check is enough. Sa estafa po, kailangan patunayin yung deceit o yung fraud, which could be presumed kung meron ng 3 days notice at hindi pa rin nagbayad. Sa bouncing check law po, hindi kailangan patunayan yung deceit. Kasi po, ang pinarurusahan sa bouncing check law ay yung issuance of a worthless check. So, ang ebidensya mo sa worthless check, yung check mismo. Ano po? Sa estafa po, ang mahalagang tandaan dyan, ito pong pag-issue ng post-dated check or ng check is before or simultaneous to the transaction. Yung example natin kanina, yung panghihiram ng pera, yun yung transaction. Kung before or simultaneous sabay yung pag-issue ng check doon sa utang, that could be estafa. Sa bouncing check law po, hindi po simultaneous. The issuance of the check may happen later on. Later on. So, sana po nakita niyo yung kaibahan. At malinawan, yung shoutout dun sa isa nating subscriber na nagtatanong kailan, paano na ako commit yung estafa by issuance of cheque. Sana po itong videong to makatulong para mas malinawan po kayo dun sa katanungan nyo. Mahirap po kasi sagutin pagka sa text or sa comments. So mas maganda kung pag-usapan na lang natin ng ganito. So yan po, sana may natutunan po kayo at kagaya po ng dati, itong inyong kaibigan na nagsasabi. Kung meron kang katanungan na gusto mong malaman ng kasagutan, edi pag-aralan natin. Salamat po!